Magsitayo po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaino rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa Tanang Sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangang linisin natin ang templo at muling italaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Siyon." Nang 25 ng buwan ng Kislev, 9 na buwan ng taong 448, maagang-maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar na mga haing susunugin, ayon sa itinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompyang. Ganito ring araw ng lapastanganin ng mga Hentil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti,
ang labas ng templo'y nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastangan ng ginawa ng mga hentil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayon ding araw, taon-taon ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. Walong araw nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat na nasa langit at nasa lupa. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat.
Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Maligayang pagbabalik po dito sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno na itinuturing din natin at tinatawag na tahanan ng Poong Jesus Nazareno, tahanan ng Diyos. Tahanan natin ito. At lahat ay welcome, lahat ay pinapapasok ng Poong Jesus Nazareno, sino ka man, ano man ang katayuan mo sa buhay, o ano man ang mga kamalian o kabutihan mo, lahat po ay pinagtitipon-tipon sa tahanan ng Diyos. Mahalaga po ang tahanan. Mahalaga po ang templo. Mas sanay lang tayong gamitin ang salitang simbahan. Sa kultura natin, yung templo, ang tawag natin ay simbahan. Maganda sa araw na ito ay mapaalalahanan ang bawat isa sa atin na magkaroon ng malasakit sa simbahan. Kung paanong sa unang pagbasa sa aklat ng Makabeo ay dito, no, masaya silang nagtitipon-tipon sa templo, matapos na ito ay maitayo, nagtalaga ng mga araw, ng mga pista, araw ng mga pagtitipon, para magpasalamat sa Diyos. Kaya nga ang sigaw, no, ng ating salmong tugunan, ang Diyos ang papupurihan natin sa Kanyang dakilang pangalan. Pwede po bang parangalan natin at palapakan ulit ang Poong Jesus Nazareno? Bagamat sa Ebanghelyo ay, no, hindi natutuwa si Jesus nang siya ay pumasok sa templo at kanyang pinagtabuyan ang mga tao na ginagawang palengke o na itong loob ng templo ay kakaiba na. Kasi ang sabi po, ito ay bahay dalanginan. Pero bakit ginawa ninyong pugad ng magnanakaw? Galit si Jesus kung tutusin. Pero nagagalit siya hindi dahil galit lang siya, hindi dahil trip lang niya, hindi dahil wala lang siya sa mood. Galit siya dahil nagmamalasakit siya. Tingnan natin ulit, ha? Bahagi po ng ritual ng mga Hudyo ay yung mag-alay. At yung pag-aalay, depende sa katayuan ng isang tao. Kung mahirap, kalapate. Kung may kaya, di, ano ba, kalababan. No, ano bang Tagalog ng bull? No? Kalabaw o baka kung maayos ang buhay mo. Pero ano man ang katayuan, mag-aalay ka. At yung hayop po, no, yung hayop na bahagi ng ritual, ang iniaalay doon sa loob ng templo, yung dugo ng mga hayop. Kaya po, hindi bawal magtinda sa labas ng templo. Kasi nga, malaking tulong yon doon sa mga maglalakbay mula sa iba't ibang lugar na doon na lang sila bibili. So hindi bawal ang magtinda sa labas ng templo. Nakagisnan na yan ni Jesus kasi taon-taon, di ba, dinadala siya ng kanyang mga magulang at nakikita niya yan doon. Pero ngayong nagbabalik siya, pagpasok, tingnan niyo po, ano? Pagpasok sa loob ng templo, naroroon sa ibang text po na Ebanghelyo, nandoon yung namamalit ng pera, nandoon yung mga nagtitinda, ang description nga, ginawa ninyong palengke. Pero dito, sa Ebanghelyo na ginamit natin, ang tawag niya, ginawa ninyong pugad ng magnanakaw. Sino ba naman ang hindi magagalit niyan? Bahay mo, binababoy. Bahay mo, nilalapastangan. At yung mismong mga tao na inaasahan na magiging responsable
sa pagpapanatili ng kabanalan ng templo, sila pa yung numero unong namumuno sa mga kalokohan sa loob ng templo. Hindi yon kukonsintihin ni Kristo. Hindi yon ipapahintulot. Kaya nga alam ng mga saserdote, ng mga iskriba na may mali sila sa kanilang ginagawa. Kaya nung paalisin sila, pagtabuyan sila, wala silang nagawa dahil tama si Jesus. Kaya ang sabi doon, naghihintay na lang sila ng ibang pagkakataon. Kasi namulat din yung mga tao na, oh, mali nga. Ang nangyayari, mali. May mali. At ito, nung dumating si Jesus, nakinig sila sa kanyang aral. At yan yung maganda rin na maipaalala sa atin ngayon. Hindi lang tayo basta pupunta dito, magtitipon-tipon tayo tuwing Biyernes. Na-amaze tayo, wow! Ang ganda ng simbahan, ang Quiapo. Eh kung pag, wow! Puro alikabok, puro gagamba. Sa history po, no, kung titingnan ninyo yung pag-evolve, dati itong simbahang ito, parang bahay kubo lang. Naging nipa, naging kahoy, then itong bato, ito yung pinaka-latest na construction. Pero naabutan nyo po yung itsura nito na may mga bakal-bakal pa dito o poste sa gitna, no? Pero ilang sunog na ang nagdaan, ilang bagyo, pati gera ang nagpaguho sa templo o sa simbahang ito, pero muling naitatayo. Dahil hindi ipapahintulot ng Diyos na wala tayong lugar kung saan mas mararamdaman natin ang kanyang presensya. Kung saan tayo ay magkakaroon ng ugnayan. Kaya bilang isang deboto, mayroon tayong responsibilidad. Bilang bahagi ng simbahan, mayroon tayong responsibilidad na pangalagaan ang simbahan. Kaya bilang pagmamalasakit din, no? Tinitiyak din natin kami po ng mga naatasan na mapangunahan ang simbahang ito, tiyakin na malinis, tiyakin na maayos, no? Nagiging comfortable kayo kahit papano. At titiyakin na hindi tayo magkakaroon ng, no, ng mga maling gawain dito sa loob ng simbahan at hindi magdudulot ng iskandal sa bawat miyembro ng simbahan. Ito yung tinatawag natin ng paglilinis ni Kristo sa simbahan. Inaasahan natin, sabi ko sa umpisa, lahat welcome. Kahit yung mga hinahatulan at inuhusgahan ng makasalanan, welcome, pasok kayo dito. Ngayon, 24/7 ulit, bukas ang simbahan ng Quiapo. Para anumang oras, magkaroon tayo ng panahon na makinig sa Diyos. Pangalagaan nyo rin po, no? Dati, nung wala pang pandemya, papasok kayo ng malinis. Paglabas nyo, ang daming kalat dyan sa inyong mga inupuan. Iniiwan ninyo yung mga plastic, iniiwan ninyo yung mga baso o mga botelya. Sa ganung paraan lang, no? Parang simple lang pero malaki ang impact. Kasi nagkakaroon ka ng malasakit sa simbahan. Yung mga vendors natin sa labas, hindi masama yan, hindi bawal yan. Pero yung pumasok na sa loob ng simbahan, doon tayo hindi pumapayag. Kasi 'di ba, dati po no, sa mga nakatayo, nakakainis yung nagdadasal ka ng ganyan na tapos biglang may kakalabit, bili na po kayo scapular. Mayroong tamang lugar. Mayroong no panahon. Hintayin niyo pag lumabas, makakabili sila lalo tigit kung maayos ang mga vendors sa labas dahil sila ay naghahanap buhay.
Pero kailangan natin disiplinahin. Yung pagtataboy ni Kristo doon sa mga nasa loob ng templo, pagdidisiplina yon. Malinaw po ba? Kasi mahirap naman yung pasok lang tayo ng pasok dito. Tapos, Lord, pengi naman ng pera. Lord, pengi ng trabaho. Pengi ng mapapangasawa. May responsibilidad ka din dahil ikaw ay bahagi ng simbahan. Hindi ipinapahintulot ng Nazareno na manatiling marumi ang bahay dalanginan. Ngayon po, sa pagsasama-sama natin ngayon, tayo ay nagiging isang simbahan. Kapag lumalabas tayo dito, tayo ang nagiging simbahan. Diba? Minsan nakakasalamuha tayo ng tao na nagsasabing, "Uy, taong simbahan ka pa naman. Uy, palasimba ka pa naman. Uy, di ba galing ka sa simbahan?" Na laging pinapaalala sa atin na hindi lang dito natatapos, hindi lang naiiwan dito yung simbahan, kundi sa tuwing pumupunta ka at pag-alis mo, dala-dala mo ang simbahan. Yung minsan po, no, yung mga nagsiserve sa atin dito, yung mga deboto, mga ihos, lagi natin pinaalalahanan, lingkod kayo ng simbahan. Kapag nag-inuman kayo sa kanto, kilala ng tao, mga taong simbahan yan. Tapos naka-uniform pa, no? May mukha ng Nazareno, yung t-shirt. Tapos nakikipag-away ka sa labas, nakikipag-basag ulo ka dyan. Kailangan nating kumilos ng naaayon. Taong simbahan tayo at ang inaasahan sa atin, makita ang mukha ng Diyos sa ating mga nakakasalamuha. So kung simbahan tayo, kung paanong nililinis natin ang literal na bahay, yung bato, sa atin din, magandang masuri. Baka may mga karumihan na din na kailangan linisin dahil tayo nga ay nagiging templo din ng Diyos. Tayo ang nagiging simbahan. Baka marumi na yung mga bituka natin sa kung ano-ano mga chemicals, mga pills, mga alcohol na nandiyan. Baka kailangan ng linisin. Baka ang utak natin punong-puno na ng kahalayan, ng kung ano-ano mga bagay na hindi dapat. Baka kailangan ng linisin. May lingwahe po kami dito sa no, sa mga nagdi-devotion po, no? May lingwahe tayo na minsan pag nagkakasakit daw ang isang deboto, ang sinasabi, pinipitik ng Nazareno. Kasi deboto, pero kung ano-ano mga pinaggagawa sa kanyang katawan, sa kanyang sarili. So pinipitik ng Nazareno. Pinipitik para matauhan, maglinis, dahil bawat isa po sa atin ay nananahan ang Diyos. Ganun din po, kabuti ang Diyos. Hindi lang sa haliging bato, lalo tigit, pinahalagahan niya at pinagmamalasakitan ang bawat isa sa atin. Mahalaga tayo sa Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan. Ang ating pong itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Simbahang Katolika, naway akayin ang kanyang mga miyembro
sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay, at lahat ng nagdurusa, naway huwag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Idulog din natin ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambinaniyang banal. Ama naming lumikha, ipagalob mong ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nagiramay sa lahat.
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niya handog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga tatanggap po ng komunyon, huwag po kayong aalis ng inyong pwesto, kinatatayuan o kinaupuan. Huwag magpapalit-palit po. Kami ang mag-aabot ng komunyon po sa inyo. Katawan ni Kristo. Amen. Nasarenong salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Jesus, nasarenong patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samu ko't dasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurin ko. Mahal na buong Jesus Nazareno. Jesus Nazarenong, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan
at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Puong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang sangkot dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement: magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidan. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sinong man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinong man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. At pagkatapos, pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo na inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw.
Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Konting karagdagan po sa paalala, tayo po ay patuloy na naghahanda para sa Translasyon 2022. Nawa patuloy niyo pong ipagdasal na mas maging mabuti at umayos na ang kalagayan natin dito sa pandemya ang ating nararanasan. Kung naisin ng Nazareno na lumabas, magproposisyon tayo. Pero kung hindi, tuloy pa rin ang ating selebrasyon. Itong ating ginagawa na pagpasok at paglabas ay isang disiplina na hinihiling natin na itutuloy na natin hanggang sa mga susunod pang mga pagdiriwang natin. Dahil hanggang ngayon naman po ay hindi pa rin nawawala ang COVID at wala pa rin talagang gamot. So kailangan pa rin natin panatilihin ang ganitong proseso ng pagpasok at paglabas. Nawa po ay ipagpatuloy niyo po no, ang inyong pakikiisa sa mga protocols na ating ipinapatupad. At ganun din po sa Linggo ay pagdiriwang natin ang kapistahan ng Kristong Hari. Mas mainam po na magkaroon at maglagay kayo ng mga larawan ng Kristong Hari sa inyong mga bahay, sa inyong mga pintuan para mas maiparating po ninyo na ang hari natin walang iba kundi ang Diyos. Kasi baka bahay nyo punong-puno na ng mga picture ng mga politiko na nagsasabing sila ang sagot sa kahirapan, eh medyo pag-isipan din na mabuti, ha? Kaya sa mga paalala po ulit, sa mga boboto po, pumili kayo ayon sa konteksto ng ating ebanghelyo, pumili kayo ng mga maglilinis sa ating lipunan, yung magmamalasakit sa atin. Hindi sa kung sinong nagsasabi o anong nababasa at naririnig, kundi sa konteksto ng mga pahayag sa ebanghelyo, diyan tayo po makakapili ng tama. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ang dalawang pari po pala na nakiisa sa misang pasasalamat na ito ay si Reverend Father Francis Villamer at si Reverend Father Jomar Burgos. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
inarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na, amin. Magsiupo muna po ang lahat at makinig ng mabuti para po sa maayos at madisiplinang paglabas ng ating simbahan. Maaari na pong lumabas ang mga nakatayo sa gilid at